Vladimir's POV. Dahil sa nangyari, nais ko mapag-isa. Namalayan ko na lamang bumalik ako sa may dalampasigan kung saan ko nakilala ang batang babae. Ngunit hindi ko yun inisip. Kung hindi tahimik akong umiiyak para sa aking ina. Narinig kong hindi kami uuwi ng Manor para doon uyuwi ang labi ng aking ina. Sapat ng probinsyang ito para lamayan ang aking ina sa loob ng isang linggo. Halos natutulala ako. Paulit-ulit na bumabalik ang nangyari kanina lamang sa akin. Gusto kong umiyak, ngunit ni isang patak ng luha walang lumalabas sa aking mga mata. Ano ito? Bakit ganito katigas ang puso ko? Hindi sapat ang pait para umiyak ako kung hindi lubusan na magalit. Tuluyan na bang naging bato ang mga luha ko sa galit? Nanginginig ang aking katawan, parang nais kong kumuha ng baril at ako mismong papatay sa ama kong nagpakabulag sa katotohanan. Hindi magagawa ng aking ina nang lokohin siya. Hinding-hindi. Bakit nagpadala siya sa mga kasinungalingan? Naaawa ako sa aking ina. Sobra. Ngunit, mas nakakabuti na hindi ba ito? Dahil tapos ng paghihirap niya sa aking ama? Pero hindi ito sapat na dahilan para iwanan niya ako. Hindi. Dapat lang pagbayarin sa nangyari ang aking ama. Dapat lang. Siya ang pumatay sa aking ina. Ay, ang aga mo naman! Natigilan ako. Ngunit nagpatuloy ako maglakad pabalik sana sa may kalsada kung nasaan ang sasakyan ko. Pero may humila ng damit ko ulit at hinila ako para humarap sa kanya. Ako to! Ako yung nangako magiging creative at resourceful sa ibibigay ko sa iyo. Tada! Nang may kinuha siya sa kanyang bulsa at nilahad sa aking harapan ang isang bracelet na gawa sa shell. Pinili ko yung shell na magagandang napulot mo. Sana magustuhan mo yung pinaghirapan ko. Kasi yung naunang binigyan ko niyan, hindi man lang na-appreciate. Madaldal ang babaeng ito. Hindi ako nagtatanong ngunit patuloy lang siyang nagsasalita. Kunin mo na, please. Habang nakatulala ako sa mukha nito, biglang nanghina ang tuhod ko. Ang katotohanan na wala na akong mauwi ang ina. Kaya napaupo ako sa isang drifted na sanga. Ipinikit ang aking mga mata. Hindi ko namalayang naupo na lang din ang batang babae sa tabi ko. Nang imulat kong aking mga mata, sumalubong sa aking paningin ang malaanghel niyang ngiti. Bagay sa'yo, wow! At nang sundan ko ang tinititigan niyang kamay ko, naisuot na pala nitong bracelet sa akin at bumalik sa aking alaala kung paano isinuot sa akin ng aking ina ang ginawa niyang kwintas para sa aking kaarawan. Jewelry maker ang aking ina at simula nang makilala ito ng aking ama, hindi na ito pinakawalan. Ang aking ama nang bumibili na lahat niyang produkto, ngunit dumating yung punto na ikasal sila. Simula noon, hindi na makagawa ng alahas ang aking ina dahil pinagbabawalan siya ng aking ama. Pero sa nagdaang kaarawan ko, ginawa niya ito sa akin. Kaya naman napakaabala niya. Doon na siya pinaghihinalaan ng hindi maganda ng aking ama. Kung ganito naman ang mangyayari, edi sana hindi na lamang ginawa ito ng aking ina. Hindi ko kailangan ng kwintas. Ang kailangan ko, isang malayang ina. Aktong huhubarin ko sanang bracelet ng pigilan ng batang babae ang kamay ko. Please, wag! Ang pangit ba talaga para hindi ma-appreciate? Ako kasi na-appreciate ko. Ako na lang ang huhubad niyan. Pasensya na. Kikilos na sana siya para nga alisin ito. Pero sa ngayon pinigilan ko siya. Ako ang malungkot sa araw na ito. Hindi nga kalungkutan kung hindi galit. Daragdag pa bang batang babaeng ito? Kumilos na lamang ako para hubarin yung kwintas na suot ko. Yun ang kwintas na binigay sa akin ng aking ina. Nang mahubad ko ito, tiningnan ko ang pendant. Mapapangisi ka na lamang. Kinuha kong kamay ng batang babae at sinilid yun sa mga kamay niya. Alagaan mo yan para sa akin. Biglang mayroong gulat sa kanyang mga mata. Dahil hindi ko akalain na gagaan ang pakaramdam ko dahil sa presensya niya. At may kung anong concern sa akin na hindi ko dapat gawing malungkot ang babaeng ito habang kasama niya ako. Ewan, saka tumayo na ako. Ang ganda nito! Alam ko. Aalis ka na? Dahil naglakad na ako patalikot sa kanya. Yeah, magkikita pa ba tayo? Hindi ako makasagot. Ngunit nais kong muling makita ang kwintas na yan balang araw. At kapag ginawa ko yun, maaari ko na suwayin ang mga kagustuhan ng aking ama. Ibig din sabihin, kaya ko na siyang harapin. Maybe. Dahil hindi ko na alam kung darating ang panahon na yun. Nang umuwi ako, marami ng tao ang nagsisidatingan para nga makirami sa aming mag-ama.
Walang salitang katotohanan na lumalabas sa bibig ng aking ama at kahit sino man kung ano talaga ang nangyari. Ang pinalabas, inatake sa puso ang aking ina. Makikita sa mukha ng aking ama na natutulala siya. Nasasaktan siya ng labis. Pagsisisi na ba ito? Sa kahayupan ng ginawa niya sa aking ina? Nang biglang may lumapit na babae sa aking ama at naupo mismo ito sa tabi niya. Wala pang bangkay ng aking ina, ngunit ang babaeng ito? Siya ba ang bumilog ng isipan ng aking ama at pinagsinungalingan at ginawa ng kwento ang aking ina? At ang babaeng ito ay si Doktora Carlota. Vladimir, nakikirami kami sa inyo. Hindi ko na malaya na lumapit sa akin ng isang babae at sa natatandaan ko siya yung celebrant kahapon. Bilang tugon ko sa kanya, gumisi na lamang ako. Tuluyan na akong umakyat sa hagdan at nakasalubong ko ang butler. Sabihin niyo na lamang sa akin kapag dumating na dito ang bangkay ng aking ina. Masusunod yung Master Vladimir. Saka dumiretso na ako sa aking silid. Walang lakas na bumulusok ako sa sofa na nasa loob ng aking silid. At doon sa isang cushion pillow, isinigaw kong lahat ng frustration ko sa mundong ito. Hindi ba pinahalagahan ng aking ama ang buhay ng aking ina? Rebecca's POV. Yung bracelet ni Vladimir. Para nakita ko na yun kanina umaga. O baka nagkakamali lang ako? Kasi yung ginawang kwinta sa akin ng half-sister kong kapatid na nagpapaka-inosente. Kagayang-kagaya ng bracelet niya. Napapailing na lamang ako sa ideya na ang bracelet na yun ay galing kay Talia. Hindi naman ata kagaya nito nangyayaring pagkamatay ng ina ni Vladimir matapos lang pumunta sila kahapon sa kaarawan ko. Tsh! Vladimir's POV. Dumating nga ang bangkay ng aking ina na labis na durug ang aking puso. Nang makita kong bangkay niya, hindi ko na napigilan ang luhang akala ko wala ako noon. Ang mga taong naririto ay pansamantalang pinalabas muna para magkaroon ng privacy kami mag-ama. Nais ko sanang sisihin ang lahat ng ito sa luhaan ko ding ama. Ngunit naalala kong sinabi ng sekretarya nito at ng tagapangasiwa ng bahay namin na matalik din namang kaibigan ng aking ina. May tamang oras para dito. Kung ipaglalaban ko ba ngayon ng aking ina, muli ba siyang mabubuhay? Hindi. Kaya may tamang oras talaga rito. Lilipunin ko muna ang mga taong turmaydor sa aking ina. Humanda sila. Nang araw na yun, bumalik ako sa dalampasigan. Hindi ko inaasahan na makulit na batang babaeng naroroon pa rin. Hindi ka ba hinahanap sa inyo? Shhh! Bumalik ka! Kung hinahanap ako sa amin, tumakas ako. At nagkataon na umalis sila at may pinuntahan. Sigurado akong hindi pa sila umuwi ngayon. Gusto ko sana mapag-isa. Ngunit ikaw, ang sabi ni Manong na dumaan dito kanina, walang may-ari na dalampasigang ito. Kaya paglaki ko, bibiling ko ito at yan ko ipapatay yung rest house kung yari sa magagandang klase ng bahay. Ngumisi lamang ako sa kanya. Sa sinabi niya, parang binigyan niya ako ng idea. Alam kong ako ang makakabili ng lupain na ito kaagad. Pinagmasdan ko siyang naglalaro. Ang bata, parang buhay na kahit anong mangyari. Life must go on. Mabuti pang isang bata, napaka-inosente at kaagad nakakalimutan ng mga bagay na ikakasakit ng kanilang damdamin. Dapat lang nakalimutan ng mga masasakit na nangyari para lang mabuhay ng ganito ka-inosente sa mundong ito. Araw-araw kami nakikita ng batang babae sa dalampasigan na ito. Pansamantala rin kinalimutan ko ang buhay negosyante na meron ako. Nais kong lumaya sa mga oras na ito sa mundong alam ko na negosyo din naman ang naghihintay sa akin. Yung paraan ko na nasa loob na isang linggo, maibsan kahit paanong pait na nararamdaman ko. Mamaya lang uuwi na kami. At ang batang babaeng ito, mananatili bang babalik sa lugar na ito? Nakatitig siya sa dulo ng islang ito. Curious na curious siya kung ano ang naroroon. Sinubukan daw niyang lakarin, ngunit napakalayo at bahagyang natatakot siya. Sa tingin mo, worthy ang pagpunta natin sa dulo ng islang ito? Hindi ako sumagot, ngunit inilabas ko na sa aking bulsa ang susi ng aking sasakyan. Bakit hindi natin pagbigyan ng curiosity mo? Oo, mapapadali tayong pumunta doon kapag mayroong sasakyan. Saka kaagad na sumama siya sa akin. Sa loob ng sasakyan, maingay pa rin siya at binubusisi kung talagang marunong ako magpatakbo ng sasakyan. Bahagyang natatawa na lamang ako dito. Sa bagay, mas mabuting nakasakay kesa maglakad. Ang layo nun. Kaya binagtas namin ng kalye papunta sa pinakadulo ng isla. Ngunit naputol ng kalsada at kailangan naming maglakad. Naririnig ko ng daga, parang nandito na tayo sa dulo ng islang ito. Tara? Nananabik niyang yaya, ngunit nauna na kahit wala pa akong sagot. Sinigurado ko muna ang sasakyan,
bago ako sumunod sa kanya. Walang signal dito at hindi ako basta-basta makakatawag ng tulong. Nang pasunod na ako sa batang babae nang marinig kong, "Demir!" Tili niya. Kaagad ako napatakbo at nakita kong hinahabol siya ng ilang mga binatang lalaki na pawang mga matatanda pa sa akin. Kaagad kong sinalubong siya at hawak kamay na tumakbo kaming dalawa. Ngunit nadapa ito kaya wala na akong nagawa kung hindi buhatin siya. Nakarating naman kami sa sasakyan at pinatakbo ko yun ng mabilisan. Puso ko, hindi ko na malayang labis na kumakabog sa takot. Kahit paano babae pa rin ang kasama ko. "Nakatakas na ba tayo sa kanila?" Tanong niya na biglang ikinatigil ang sasakyan. Parang naubusan kami ng gas. Nanlaki ang mga mata niya ng dahil sa nangyari. Kaagad kong inalis ang seatbelt niya at tatakbo na kami hanggang sa makalayo rito. Dahil siguradong hinahabol kami nito. "Sorry, kung hindi sana ako nagpumilit na..." "Shh, focus." Naginamit na namin ang daan sa gilid ng dalampasigan. Hanggang sa kailangan ko siyang alalayan dahil kailangan muna naming lumusong sa gilid ng bato. At hindi ko alam kung gaano yun kalalim. Ako ang nauna. "Malalim ang tubig." Binalikan ko siya. "Yumakap ka lang sa akin. I am not the best swimmer gaya ng sinabi ko noon sa'yo. Alam ko lang basic. Tara." Dahil naririnig na namin ang mga yapak na humahabol sa amin, nagawa ko nang makalagpas kami sa tubig ngunit hindi ko inaasahan ang naghihintay sa amin. "Tell me the price of our safetiness. May bibigay ko yun sa inyo." English speaking ang umagna ito. "Naiintindihan niyo ba? Sabihin niyo kung magkano gusto niyo at ibibigay ko yun sa inyo kapag hinayaan niyo kaming..." "Ang batang yan, may ninakaw. Yun ang kailangan niyang ibalik niya sa amin." "Ninakaw? Ako po ba? Wala akong ninakaw." "Ilang ulit ka nang bumabalik sa lupa namin. Ngayon ninakaw mo na yung pinag-iinitan mong payong ng asawa ko." "Payong?" "Payong lang at nagkakaganito na sila." Kaya napangisi ako. Hanggang sa hindi ko na napigilang matawa. "Ilang payong bang gusto nyo? Ibibigay ko." "Ang yabang nito ah. Ibigay nyo, hinahanap nila." Hanggang sa sinugod nga kami ng mga lalaki. Kaagad kong pinatago sa likuran ko ang aking kasama. Naghahanap din naman talaga ako ng basagan ng ulo. Sa ganitong paraan, mababawasan ata kahit paano ang inis na nararamdaman ko. Ngunit hindi ko inaasahan na biglang may pumalo sa aking ulo. Yung paligid parang umikot. At ang batang babae, sinubukang itulak ang lalaking gumawa noon sa akin. Hanggang sa siya naman ang hinampas ng kahoy na nais kong pigilan, ngunit bumagsak na ako sa buhangin. Naramdaman ko pang ilang ulit na pamamalo sa akin. Napalingon ako sa batang babae na kaagad nawala ng malay at dumaloy ng dugo sa pisngi nito. Sa nangyari kaagad na bumalik sa aking alaala ang mukha ng aking ina na saktong nakalingon sa akin at may dugo ding tumulo mula sa kanyang ulo. Bigla akong napasigaw. May kung anong lakas na bumalik sa akin upang pataubin nga ang mga lalaking nasa paligid namin. Nang sila nang nagsipagtakbuhan, hahabulin ko pa sana nang maramdaman kong wala na akong lakas para gawin yun. Bago pa man mandilim ang aking paningin, mula sa paanan ng batang babae, nakita ko may umaahon na bangka at kaagad na bumaba roon ang sakay para lapitan kami. Rebecca's POV. Kaya ba ayaw at tinatanggihan ni Talia ang kasal na ito ay dahil sa lalaking nakilala niya noong bata pa siya? Naks naman, napaka-romantic naman ang kwento ng kapatid ko. Anong klaseng lalaki bang nakilala niya? Isang mangingisda? Tambay? Yun na yun ang qualification ni Talia. Hindi ko inaasahan na sa huling oras kaya ko pang sirain ang kasal na ito. Hindi ba ayaw din ni Vladimir magpakasal sa kanya? Nagkukunwari lang si Vladimir na ayos lang dahil sa kanyang ama. Ngunit naghahanap ito ng butas sa isang babae para hindi matuloy ang kasal. Heto na. Hawak ko ng butas ni Talia. Ang dapat ko lang mahanap ay yung kwintas na ibinigay ng batang lalaki sa kanya. Childhood lover. Alam ko kapag hindi nga ako gumawa ng ingay, mamaya lang bubuksan na ako. Hindi ako nagkamali. Binuksan na nila ako. Kaagad na nasa harapan nga ako ni Mami at Daddy. Ngumiti ako sa kanila at kaagad na dineklarang, "Hindi ako galit sa inyo. Pasensya na kung nadala lang ako ng emosyon kanina. Dahil kampante na ako, masisira ko ng tuluyan si Talia na hindi sinisira ang sarili ko sa harapan ng pamilyang Duralte. Hindi ko malang naisip na maaaring ikadismaya ni Vladimir ang ugali kong pinapakita kanina. "Sweetheart, meron na tayong pinag-usapan, si Mami. Alam kong sinasabi niya, yung tungkol sa ihahayag ko sanang katotohanan kanina. Don't worry, ma'am, atin lang ang kalokohan ni Dad." Saka humisi ako kay Dad. Balik na ako sa silid ko. Kailangan ko maghanda para sa operasyon mamaya. "Hindi matutuloy ang operasyon mamaya. Kasal ng kapatid mo bukas."
Ah, holiday ba? Ganun ba yun? Sige, kung kasal nga ni Talia, dapat lang na mag-beauty rest ako bukas. Diba dad, ma'am? Napatango si ma'am at tuluyan na akong tumalikod sa kanila. Sila ang unang tumalikod sa akin. Hindi ako. Wala akong pakialam kung may lalagay ko sa alanganin ang buhay ni Talia. Akin lang si Vladimir. Dadaanan ko ang silid ni Talia bago nga makarating sa akin. Sinubukan kong buksan ang pinto at sa wakas, pumanig din sa akin ang swerte. Nakabukas ito. Nakaligtaan ata ng utusan niya. Ngunit sinigurado kong walang tao sa loob. Baka kasi naroon lang ang utusan niya. Wala. Napangiti ako. Yung bracelet ba mahahanap ko? Siyempre naman. Kaagad akong kumilos para isi-isahin ang drawer at closet. Hindi ko na pinansin ang mga regalo nandito na nasa loob na silid niya. Sa wala namang halagang lahat ng yun kapag tuluyan naging akin si Vladimir. Mas madami pa dyan ang matatanggap ko. Mas marami ang kaibigan ko kesa kay Talia. Kaya walang silbihan sa akin. Ang may silbi ang makuha kong bracelet at tapos na ang masasayang araw ni Talia. Si Vladimir mismo ang tatanggi dahil sa kalaguyan ni Talia na isang hampas lupa. Mahanap ko lang ang kwintas na nakasaad sa diary ni Talia tapos ng laro naming dalawa. Ako ang magwawagi. Nang biglang bumukas ang pinto kaya agad akong pumasok ng disoras sa closet. Tss, ang sikip at nakakainis talagang Taliyang yan. Lagi na lamang ako nilalagay sa ganitong sitwasyon. Sa wakas natapos din ang araw na ito. At bukas, Miss Taliyang, kasal nyo. Natitiyak kong kayong pinakamagandang bride na makikita ni Master Vladimir bukas. Miss Talia, yung video clip. Talaga ba may nangyari sa inyo? Anong video clip? Anong pilit kong pinapakinggan ang tugon ni Talia? Ngunit napakahina nito. Saka natigil din dahil may kumatok sa pinto. Secretary Fortes? Miss Talia, kung maaari saluhan nyo na muna ng hapunan ng fiancé nyo. Fiancé? Parang tangang tugon ni Talia. Ah, sige ho. Bababa na lang kami. At nang umalis si Butler Fortes, paano na yung ikakasal na ako bukas talaga? Wala na bang tututol? Yung kapatid niyong Bruhilda na kamutik na kayong saktan kanina? Naku, Joy! Shh! Marinig ka nga noon. Naawa nga ako kay Ate Rebecca kasi nakikita naman sa kanya na pinaglalaban niyang pagtingin nito kay Vladimir. Naku naman, Miss Talia, kitang-kita at obvious na walang nararamdaman si Master Vladimir sa kanya. Bagay na bagay kayo ni Master Vladimir. Lalo na kanina kung paano kanya pinrotektahan sa Bruhilda niyong kapatid. Bruhilda pala, ha? Makakatikim yung utusan mo sa akin, Talia. Siya ang uunahin ko. Walang makakapansin na nawawala ang madungis na bibig ng katulong mo. Tang na lang talaga. Anong gusto niyong isuot? At ang boses nito papalapit ng papalapit sa kinalalagyan ko. Sa tingin ko, tama na to. Kung magpapalit ako ng damit, yung pampatulog na. Nakakapagod ang buong araw na ito. Hindi mo akalain na matagal ko na palang nakakatagpong lalaking yun. Sa sinabi ni Talia, hindi na natuloy ang katulong sa pagbukas ng closet. Nakahinga ako ng kahit paano. Papuntahin ko na dito yung makeup artist para sa retouch kayo. Ako na. Alam mo naman yun, hindi lang basta mga makeup artist. Kundi mga stylist yun. Ang mga tao na kinuha ni Vladimir. Kunyaring concern sa akin. Kaya ko naman gawin yan. Baka nakakalimutan niya ang mapapangasawa niya isang matalinong beauty queen. Talaga naman, Miss Talia. Biro lang, Joy. Mahilig lang talaga ako magbuhat ng sariling silya. Retouch ako ng mabilisan. Tss, matalino na isang beauty queen. Nagkataon lang na may binayaran si Dad para maipanalo mo ang koronang yun, Talia. Yun ang totoo, kahit nga tinatanggi ni Dad. Tss, nahiya pa si Dad sa harapan ni Ma'am. Alam kong nasa harapan na ng salamin si Talia. Dinig na dinig ko ang pag-uusap nila at paninira ng utusan niya sa akin. Halos gusto ko nang lumabas para mamatay na sa takot ang utusan ni Talia. Buisit sila? Paano na, Miss Talia, yung childhood crush mo? Yung kinuwento mo sa akin, nagkita ulit po ba kayo sa probinsya? Hindi. Parang imposible na makilala ko siya ulit. Lalo na, hindi na malinaw sa alaala kong mukha niya. Dahil po ba sa aksidente noon sa inyo? Siguro, nawala ng bahagyang yung ilang alaala ko sa kanya. Ngunit hindi ko makakalimutan kung paano niya sa akin binigay yung kwintas. Speaking of the necklace, mas bagay yun kung isusuot ko ngayon, hindi ba, Joy? Hindi kaya, Miss Talia? Hindi magandang idea yan. Kasi yung fiancé niyo makakaharap niyo ngayon. Baka magtanong kung kanino galing yung kwintas. Lagot na? Halata pa naman na hindi kayo marunong magsinungaling. May point ka din. Sayang naman kasi nito. Wala pa rin kupas ang kwintas na yan, Miss Talia. Sa tingin ko, hindi ordinaryong bata lang yun.
hindi ko matandaan. Kung hindi nga siya isang ordinaryo, sa tingin ko wala na siya sa bansang ito. At sa edad kong ito, tsak may asawa na yun, hindi nga ako nito nakilala sa pageant. Masyado bang makapal yung makeup ko noon para hindi niya ako makilala? Wala naman masyadong nagbago sa akin. Baka busy Miss Talia, hindi nakapanood noong Miss Universe. Siguro, okay na to. Always namang maganda, Miss Talia. Thank you. Muling may kumatok at ang itinugon ni Talia. Lalabas na, Secretary Fortes. At alam ko nakaalis na sila nang wala nang paninira akong naririnig. Humanda talaga sa akin, Talia, utosan mong yan. Siguraduhin lang niyang makakatagpo siya ng maayos sa laylayan mo. In case man, mas makakabuti na may kasama ka sa ibang kabilang mundo. Regalo ko na yun sa'yo, Talia. Kaagad akong lumapit sa vanity mirror at binuksan ang drawer doon. Natagpuan kong isang maliit na kahon. Nasa tingin ko naroon ang kwintas na sinasabi ni Taliang ibinigay ng childhood friend niya. Huwag mo akong gawing tanga, Talia. Bata pa lang mahilig ka ng lumandi. Tss, mula ka sa puno ng malalandi. At isama na nga natin dyan si Dad na hindi na kontento kay Mami. Nang buksan ko ang kahon, kaagad na sumalubong sa akin paningin ang isang pendant na merong diamante. Para minsan ko na itong nakita sa isang tao. Nakasuot ito at kasabay noon, bahagyang napanunok ang leeg na yun. Saan ko ito nakita? O nahihibang lang ako? Tumigil ka na, Rebecca, sa kakaisip mo ng bagay na yan. May alas ka na para tuluyang sirain ang kasal ni Talia. Tuluyang masira siya sa harapan ng Old Master Duralte. Inosente pala si Talia, ha? Tinan na lang natin. Bago ako magpakita sa kanila, sinigurado ko munang presentable ako. Dapat lang na matalbugan ko si Talia. Dapat lang talaga? Since ipapahiya ko siya, hindi ba? Nang makita ko ng utusan kong si Vern, kaagad na lumapit ito sa akin. Miss Rebecca, kunin mong magandang ball gown na kulay itim. Yun ang isusuot ko sa dinner na ito. Elegant at bakas ang tahimik ni Scandalon dating, hindi ba? Sige po, Miss Rebecca. Ihanda mo din ang pampaligo ko. Dahil nasisiguro ko na hindi naman uuwi ka agad ang pamilyang Duralte. Nasusunod, Miss Rebecca. Ngunit, wala akong oras na makinig sa sasabihin mong, nga pala, anong video clip ang naririnig ko sa bibig na utusan ni Talia at ang sinabi ng Old Master Duralte? Miss Rebecca, naunahan ka ni Miss Talia. Ginapang na ni Miss Talia si Master Vladimir. May nangyari sa kanila habang hindi pa naman sila kasal. Nang marinig ko ito, halos parang guguho ang huli kong pag-asa. Ngunit hindi, hindi ako papayag. Hayop talaga yung Taliang niyan. Muling nanumbalik ang panginginig kong nararamdaman kanina. Talagang pinupuno ako ng galit ni Talia. Inubos niya ang pasensya ko. Malandi talaga siya. Kunwari pa siyang aayaw kay Vladimir. Kayo ang nakakilala ng gusto sa kapatid niyo. Nang makita ko nga ito, ewan kung bakit nagustuhan ng ilan, lalo na ng Old Master Duralte. Ako naninindig ang balahibo ko. Hindi naman pinatapos yung video clip dahil pinatigil ni Master Vladimir. Ikaw, gawin mo na kaagad ang inuutos ko. Opo, Miss Rebecca, na tumalikod ito sa akin. Gigil kong hinawakan ng kwintas. Buisit na Talia. Hindi ako papayag na maagaw niya sa akin si Vladimir. Secretary Philip POV. Nakarating na kami sa villa ng mga Montejo. Hindi ko alam kung may mukha pa akong iharap kay Master Vladimir. Pero kailangan na tatanggapin ko na lamang ang ibibigay nito sa akin. Ngunit hindi ko inaasahan na madaratnan kong nakangiti si Master Vladimir. Meron itong kinakausap. At si Miss Talia? Na gusto talaga nitong tanggapin na aksidente lang ang lahat. Hindi na muna ako nagpakita kay Master Vladimir hanggang sa napawalk out nga si Miss Talia. Kaya nang mawala si Miss Talia, sumulpot na ako sa harapan niya na susundan pa si Miss Talia ng paningin ito. Kaya nang makita ako, bahagya siyang nagulat. Master Vladimir, nagbago ka agad ang emosyon ng kanyang muka. Sa totoo lang, kanina ko lang nakita si Master Vladimir nakangiti. Si Miss Talia lang ang nakagawa noon sa kanya. Dahil ba yung babaeng inaakala niyang iba ay yun pala ang mapapangasawa niya? Nagkataon pang mayroon sa kanilang nangyari. Balita na bang dala mo tungkol sa batang babae na nakilala ko noon sa probinsya? Isa din yun. Kaagad ako umiling sa kanya. Kahit si Limuels tagal ng panahon na paghahanap dito sa batang babae, ay wala siyang nakuhang balita at impormasyon tungkol dito. Lalo na walang magagawang sketch na kahit si Master Vladimir ang gumawa. Ang tanging katawan lang nito at ang ulo na walang mukha ang naguguhit niya dahil sa aksidente na nangyari noon. Nalaman namin na dinala siya sa ospital. Ngunit ang tungkol sa batang babae na kasama niya, wala kaming maalala tungkol dito. Kung ganoon, ipatigil mo ng paghahanap dito.
Ang babaeng yun ang sa tingin ko kailangan kong panindigan bilang asawa. Sa sinabi niya, parang ang sumuko na rin siya. Ganun nga ba, Master Vladimir? Alam ko magiging masaya ka naman kay Miss Talia. Napaka-positibong babae nito at nagagalak akong walang nangyaring masama sa kanya. Meron sana kung hindi ito mismo sinagip ni Master Vladimir. Mamayang hapon na nila kasama ang buong pamilya ng Montejo. Dito pa rin sa villa nila. Inihanda ko na kung paano uuwi ang mag-ama sa Manor. Saka ko tinawagan si Limuel na kailangan namin magkita. Hindi naman sa nabigo siya sa trabahong ito kung hindi kailangan ng iwan ang nakaraan. Si Miss Talia ang nakikita ni Master Vladimir na kinabukasan nito. Rebecca's POV. Nangigigil ako sa galit. Parang gusto kong makita si Talia na naliligo sa sarili niyang dugo. Napaka-traidor niya. Isa siyang ahas. Suot ko ang napaka-eleganteng damit na kulay itim. Ito ang alay sa aking kapatid. Since dinner date ito ng pamilya, ibig lang sabihin kasama ko. Mabuting ang iniisip ko pa na kapamilya namin si Talia at nare-respeto kong pagiging half-sister ni Talia sa akin. Ngunit ngayon, sisiguraduhin ko na maguguho na tuluyan ang mundo ni Talia. Mawawalan tiwala niya sa aking magulang. Mahihiya siya dahil hindi naman siya talaga miyembro ng pamilyang ito at tapos ang kasalan bukas. Walang kasalan na mangyayari. Wala. Malandi ka, Talia. Ano ka inosentehan ang pinagsasabi ng mga tao sa paligid natin? Ikaw, inosente? Ang laki nilang asa. Ngunit pababa pa lamang ako ng hagdan. May humabol na sa aking mga tauhan. Miss Rebecca, lumingon ako sa kanila ng merong dignidad. Ano? Pipigilan niyo ko? Halata naman sa mangyayari. Anong hindi niyo maintindihan sa salitang family dinner? Hindi ba ako miyembro ng pamilya namin para pigilan niyo ko? Miss Rebecca, mahigpit na sinabi ng inyong mga magulang na kung maaaring manatili muna kayo sa inyong silid. So, sinasabi mo na hindi ako maaaring pumunta sa dinner date ng pamilya namin? Kung yan ang mas malinaw sa inyo, Miss Rebecca? Yun nga po, hayop! Isang malakas at madiin na sigaw ko rito. Kaagad na ibinaba nitong kanyang paningin sa akin. Pero tumalikod ako sa kanila at ipinagpatuloy ang pagbaba sa hagdan. Ngunit natigilan ako dahil sumunod sila sa akin. Humarap ulit ako. Kapag may isa sa inyo na pinigilan ako tumarang sa akin, malilintikan talaga. Hindi ko rin may papangako na mananatili kayo sa inyong trabaho at ligtas sa mga pamilya nyo. Kung sino man ang sumubok, dumikit ang palad nyo sa akin tapos ang maliligayang araw nyo. Sana maunawaan nyo. Alam kong magugulong isipan nila. Muli akong tumalikod dito at tuluyang bumaba ng hagdan. Bahagyang natigilan si Secretary Fortes na makita ko nito, lumapit sa akin. Nasaan sila? Sa dining room? O mas ginawa nilang special at nasa hardin pa rin sila kakain ng dinner? Naunahan ko siya. Nagulat ata sa paglabas ko sa aking silid. Miss Rebecca, mahigpit na inutos ng inyong ama na kailangan mapanatili kayo sa silid niyo. Natatakot ba si Dad na may gawin akong hindi maganda? Grabe naman si Dad. Parang hindi niya ako anak at hindi miyembro ng pamilyang ito. Kapag sineset aside lamang ako, hindi ba parang nakakaawa ako niyan? Miss Rebecca, pupunta ako. Umiling ito sa aking harapan mismo. Guards! Kuha ng atensyon ni Secretary Fortes sa mga tauhan namin na kaagad namang nagsikilos. Make sure na hindi makakalabas ng silid si Miss Rebecca. Maging responsable tayo sa inutos ng haligi ng tahanang ito. Secretary Fortes! Ginagawa lang namin, Miss Rebecca, ang trabaho namin. Kaya naman kinaladkad nila ako ulit pabalik sa salid ko. Bitawan niyo ako! Protesta ko na hindi man lang ako pinakinggan. Patulak nilang binitawan ako sa loob ng silid na kaagad naman akong tinulungan nang makuha ang balanse ko. Sinara ang pinto at narinig namin dalawa ni Vern ang paglock nito sa labas. Buksan niyo to! May kasamang katok sa pintuan. Miss Rebecca, talagang gagawin nila to sa akin? Ako naman talagang tunay na Montejo dito. At yung si Talia, anak sa labas ni Papa. Sa lumabas sa aking bibig, nalaki ang mga mata ni Vern. Totoo po ba yan, Miss Rebecca? Totoong totoo. Buwiset, bakit nila ipapakasal si Talia kay Vladimir? Halata namang walang balak na masama si Vladimir sa kanya. Ang akala ko pamain lang si Talia kay Vladimir, in case na umayaw ito sa kanya at may gawing masama kay Talia. Pero ano to? Ako ditong iniisahan nila. Pinagkakaisahan. Mahal ko si Vladimir at hahayaan lang talaga nilang makuha sa akin ang mahal ko? Anong paliwanag nila dito? Hindi ko na malayan yung galit ko. Sa aking mga mata may namumuunan luha. Sa tingin ko hindi si Talia ang bastardo dito. Ako ata. Dahil ganitong ginagawa sa akin ng pamilya ko. Ako ba talaga? Nagkakamali sila ng kinampihan.
Hinimay-himay pa ako ni Ma'am, ngunit sa huli at ang totoo naman talaga, si Tali ang mahalaga sa kanila. Miss Rebecca, ayokong sa inyo niyo mabuhos ang galit. May alam akong daan dito sa silid niyo para makalabas kayo. Ipagiganti niyong ginagawa sa inyo ni Miss Talia. Talagang matalang niyang walang late kapag muli kami nagkita ng Taliang yan. Tinuro sa akin ni Vern ang lagusan niya sa tuwing kinukulong ko siya sa silid na ito. Isa din itong buwisit, gumagawa ng bagay sa likuran ko nang hindi ko pa alam. So nakakatakas ka rin pala? Pasensya na Miss Rebecca, kailangan ko din kumain at uminom kapag kinukulong niya ako dito. Kaya naman itong daan na ito na diskubre ko noong gutom na gutom na ako. Sinasabi mo bang napakamaldita ko para gawin yan sa'yo? Hindi naman sa ganun, Miss Rebecca. Gamit ang emergency kit na matagal na ngang hindi ginagamit. Bukas na bukas ipapasara ko yan. Gagawin ko itong pader. Kung gusto kong magutom ka sa silid nito, magugutom ka. Hindi ko gusto na tinatawanan mo lang pala ako kapag kinukulong kita dito. Dahil nakakatakas ka naman. Huwag ako, Vern. Miss Rebecca, umiikot ka sa palad ko. Kaya, shh! Ngiti kong pamatay sa kanya. Nakalabas nga ako sa silid ulit at pilit ko na lamang kinubli ang aking sarili. Kailangan ko pang bitbitin ang damit ko para lang hindi mawala yung poise ko. Iniiwasan ko na may makakita sa akin kahit isang alipore sa pamamahay na ito. Grabe talaga si Dad. Parang ako patuloy ang may ginawang hindi maganda sa pamilya namin. Tss, makikita nilang kanilang hinahanap. Nang biglang mabundol ako sa isang lalaking na abala sa kanyang phone. Kaagad na nahulog ang kanyang dala at ang dala ko ding kwintas na nasa kamay ko. Nabitawan ko. Agad ako nataranta dahil hindi ko alam kung saan tumalsik ang kwintas. Habang yung nakabangga ako, pinulot na niya mga gamit nito. Ikaw? Umangat ang paningin niya, kaagad na yumuko sa akin. Base sa nakikita ko, hindi siya tauhan sa pamamahay namin. Kung hindi tauhan siya ng pamilyang Duralte. Sa laki kong ito, hindi mo ba ako nakita? Miss Rebecca, bagya siyang umiti. Malaki din ako para hindi niyo ako iwasan. Sinadya niya bang bundulin ako? Palaban ang isang ito ah. Ikaw! Gigil ko ngunit wala nang lumabas sa aking bibig. Ipinagpatuloy niya ang pagpulot nang may makita kong pamilyar sa aking paa. Isang bracelet na gawa sa seashell. Sa natatandaan ko, ganitong kwintas din ang ibibigay ni Talia sa akin noong dibu ko. Pupulutin ko na sana na naunahan akong pulutin ito ng lalaki. Mauna na ako, miss. Hoy! Pero hindi na ako nito nilingon. Nakakainis. Nasaan na yung kwintas? Nasaan na? Kaya naghanap ako. Ngunit wala akong matagpuan. Vern! Tawag ko sa katulong ko. Alam ko maririnig ako nito, kaya maya-maya lang dumating na ito. Ano po yun, miss? Yung kwintas nawawala. Kwintas? Yun ang magpapatunay na may childhood lover si Talia. Hanapin mo! Wala siyang nagawa kung hindi tulungan ako sa paghahanap. Hindi mo ba mahanap? Ang bubwita mo naman! Hindi ka sa akin nakakatulong. Mabuti pang utosan ni Talia, masunurin sa kanya. Hanggang sa lumipas ang ilang minuto, wala na talaga. Ang magsisilbing patunay na lamang sa akin ay ang diary ni Talia na nasa bodega at ang nalalaman ko tungkol sa kanya. Kapag tumagal pa kami sa paghahanap ng kwintas, siguradong aalis ng pamilyang Duralte. Pupuntahan ko na sila. Na hindi niyo dalang kwintas, Miss Rebecca? Ano pa nga bang magagawa ko? Saka tumalikod na ako dito. Ngunit sumunod naman siya sa akin. Nakita ko sila sa hardin nga. Dinigdanig kong tawa ng Old Master Duralte. Para natutuwa ito kay Talia na lalong kinatikom ng palad ko. Naiinis ako ng sobra. Dahil lang sa buwisit na babae na yun na dapat mawala sa paningin namin. Hanggang sa makita ko si Vladimir at Talia na magkatabi ng upuan. Si Talia namumulan na ang kanyang mukha habang si Vladimir parang tuluyan ang nahulog kay Talia. Hindi ito maaari. Hindi. Akin si Vladimir. Akin! Talagang magpapakita kayo sa kanila, Miss Rebecca? Parang sinabi mo lang naman sa akin, Vern, sumuko na ako. Sa tingin mo ang mukhang ito kaagad na sumusuko? Diyan ka nagkakamali, Miss Rebecca. Dahil iniwan ko na siya at naglakad na nga ako para makita na nila ako. Huli na para habulin at pigilan ako ng mga tauhan ni Dad. Nakangiti ako nakalapit. Hindi man magandang pambati ng mukha ng Old Master Duralte sa akin dahil sa naaktuhan niyang ugali ko. Maari ko namang baguhin yung impresyon niya sa akin. Rebecca! Hindi ko namalayan tumayo si Mama. Parang ahawakan ng braso ko. Si Kuya Simon hindi makatingin sa akin. Parang napakasama ko naman para hindi ako kasama sa family dinner na ito. Nadudurog ang puso ko para isa walang bahala ako. Kung ano man ang nangyari kanina, dala lang yun ang panaginip ko. Pasensya na talaga. Mahal na mahal ko din ang bunso namin. Kaya nandito ako para humingi ng paumanhin sa nagawa ko.
Yung mukha ng Old Master Duralte biglang lumiwanag. Habang si Vladimir, hindi ako nito tinititigan. Ngunit alam kong nakikinig lang ito sa akin. Pasensya na, Talia. Naikinahawa ko sa balikat niya. Saka doon ako tinitigan ng masama ni Vladimir. Kaya binitawan ko siya. Panaginip? Ibig lang sabihin, Iya, hindi mo gusto talaga si Talia. Dahil sa panaginip pa lang gusto mong saktan ang iyong kapatid. Hindi kasi maganda yung alita namin sa panaginip. Saka nagulat din ako, Old Master Duralte, na ganun ang pinapakita ang ugali ni Talia sa akin. Para bang tuluyan na nahulog yung maskara ng pagiging inosente niya? Ngunit sa personal at totoong buhay, mabait siya at napaka-inosente. Pasensya na po talaga. Hindi ka sa akin humingi ng pasensya kung hindi kay Vladimir at kay Talia. Si Vladimir ang pinaghahampas mo kanina kaya natural lang na humingi ka ng tawad sa kanya. Vladimir, stop. I don't need it. Nakakadismaya. Talia, ayos lang ako, Ate Rebecca. Naiintindihan ko. Ako nga kapag nananaginip ako na nasa martial arts daw ako, si Joy ang napupuruhan ko. Pero tulog ako niyan. Kwento ni Talia na parabang pinabango pa niya ang kanyang pangalan. Talia, ako matalino sa'yo. Huwag na huwag mong babaliktad ng mesa. Ikaw ang dapat na masira sa gabing ito. Ikaw! Maupo ka na, Rebecca. Si Dad na alam kong kinakabahan dahil sa presensya ko. Dapat ganyan lang, Dad. Anak na kailangan niyang matakot. Alam ko nang tungkol sa lahat ng kabaliwan niya. Dito ka na maupo, Rebecca. Si Ma'am na hinila ako at pinaupo ako sa tabi niya. Habang sa tagiliran ko si Dad, happy family? Al parang walang nangyaring tensyon ang pinag-usapan nila yung tungkol sa video clip. Hindi kumikibo si Kuya Simon, patuloy lang siyang umiinom ng alak, habang si Talia napapa-hot seat sa lagay niya. Kamusta naman, Talia, ang performance ni Vladimir kagabi? Kagabi pala nangyari? Kagabi pala ginapang ni Talia si Vladimir para masigurado niya ito? Girls, tingin na yun, Old Master Duralte, sagot na nahihiya ni Talia. Sobra ako nang gigigil sa sinasabi niya. Nagkukunwaring inosente pero ang totoo niyan, meron siyang masamang kulong itinatago. Sa babae lang ba kailangan na ikwento yung Talia? Halos lahat naman na nandito, doktor, at natural na sa kanilang bagay na yan. Kamusta? Siguro nahihiya lang kapatid ko magsalita ngayon, pero mamaya, Old Master Duralte, dahil sa tingin ko sa akin niya ikakwento, maaari ko na masabihin ang sasabihin niya sa akin. Kung nagkukunwari si Talia, eh di magkukunwari na rin akong close ko siya. Pagalingan nga lang sa pag-arte. O siya, Doktora Rebecca. Dapat na marinig ko. Bakit hindi mo nila sabihin sa harapan ngayon din, Talia? Si Vladimir na ikinagulat kong paghahamon niya kay Talia. Unfair naman na hindi ko marinig. Ayaw pa naman ni Vladimir ang pinag-usapan siya sa likuran. Ang Old Master Duralte. Sagutin mo na, Iha. Kamusta ang performance ni Vladimir? Mabubuntis ka ba niya? Nasarapan ka ba? Wala nang itinagong Old Master Duralte sa nilalabas sa bibig nito. Subukan mo lang talaga, Talia, sumagot sa harapan ko at talagang mababasag ang puso ko ng husto. Baka hindi ko mapigilan ang sarili. Kagad ko isisiwalat ang katotohanan na hindi ka isang tunay na Montejo. Ginagamit ka lang ng pamilyang ito at malalaman na din ng Old Master Duralte kung anong klaseng kwentong pinaparating namin sa iyo tungkol sa kanila. Dali, Talia, dali! Ngayong may nalalaman na si Rebecca na alas buhat sa nakaraan ni Talia, magawa kaya niya mapigilan ang kasal ni Vladimir at Talia? Isiwalat kaya ni Rebecca ang tunay na pagkataon ni Talia sa pamilya nila? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.